mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo na Moment of Romance. Instant Millionaire. Totoo bang nangyayari ito? Sa tingin ko, napakaliit lang na porsyento ang maging instant millionaire sa isang iglap. Pero naniniwala ba kayo na nang dahil sa pagbabasura ay naging milyonaryo ako? Opo. Tama po ang inyong narinig. Kaya naman nais kong ibahagi ang kwento kong ito sa inyo na pwede nating tawaging pera sa basura. Ako nga pala si Jose, isang basurero noon. Dito sa maikling kwentong ibabahagi ko sa inyo, inyong malalaman kung paano ako naging milyonaryo nang dahil lamang sa hindi pangkaraniwang barya na nagkakahalaga ng milyong milyon. Inyo ring malalaman dito kung paano ako hindi nawala ng pananalig sa Panginoon at in-enjoy ang buhay ko kahit na ako ay lugmok na lugmok sa kahirapan noon. Sanggol pa lang kasi ako ay pinabayaan na ako ng mga magulang ko. Sabi kasi sa akin nang nagpalaki sa akin ay natagpuan na lang daw ako sa isang kalye noon. Kaya sa tingin ko ay sinadya akong iwan ng mga magulang ko doon. Pero sa kasamaang palad, maaga rin nawala ang nagpalaki sa akin. Kaya sa murang edad pa lamang ay namuhay na ako sa sarili at maagang nagbanat ng buto. Dito ko na nga nakilala ang naging katuwang ko sa buhay. Siya si Leo. Naging matali kaming magkaibigan. Dahil simula noong nagbasura ako ay siya ang unang taong aking nakilala. Halos pareho rin kasi kami ng karanasan. Dahil pareho kaming pinabayaan na ng mga magulang nung kami ay mga sanggol pa lamang. Kaya naman kami ang tanging naging magkakampi sa lahat ng bagay. Siyempre, may mga pangarap din kami sa buhay. Isa na nga doon ay ang maging milyonaryo. Pero natatawa na lang kami kapag napag-uusapan namin ang tungkol sa pagyaman. Dahil imposible naman kaming yumaman sa pagbabasura lamang. At sa paglipas nga ng maraming taon, hanggang sa kami ay nasa wastong gulang na, heto kami nananatiling basurero. Isinantabi na nga rin namin ang mga pangarap namin. Dahil ang nais na lang namin ngayon ay makakain sa araw-araw. Hanggang sa, bro, kung sakaling yayaman ka, ano una mong gagawin? Pagtatanong ko kay Leo. Ako? Siguro, ang una kong munang gagawin eh magpatayo ng tirahan. Kasi mula pagkabata ko, wala akong naging permanenteng tirahan eh. Tapos, pagkatapos naman nun, mag-aaral ako para matupad ko ang pangarap kong maging isang piloto. Pagpapaliwanag niya sa akin. Eh ikaw naman, Jose. Ano gagawin mo? Pagbalik niya sa aking tanong. Dito ay napaisip ako sa aking isasagot. Ang dami ko talagang plano eh, pagka yumaman ako. Pero siguro, ang una kong gagawin, hahanapin ko muna yung magulang ko para makilala ko sila at mabuo ang aming pamilya. Sagot ko sa kanya. Pero mukhang malabong mangyari sa ngayon yun at wala pa tayong pera eh. Dagdag pa sa sinabi ko. Oo nga eh, mabuti pa siguro bumalik na tayo sa pagbabasura at baka sakaling magkaroon ng pera sa basura. Pagbibiro nito na siyang kinatawa namin pareho. Oo, lugmok na lugmok kami sa kahirapan. Pero hindi namin nakakalimutan na maging masaya sa araw-araw at magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyayang dumarating sa aming buhay sa araw-araw.
hanggang sa isang araw ay para bang nagkatotoo na ang sinabi ni Leo na may pera sa basura. Dahil habang ako ay nagbabasura at si Leo naman ay abala sa paglalagay ng mga plastic na aming ibebenta mamaya, isang lalagyanan o kung tawagin ito sa Ingles ay chest ang pumukaw sa atensyon ko. Kaya naman kaagad ko itong dinampot. At nang ito ay aking buksan, mga coin na kulay ginto ang bumungad sa akin. Sa una ay inisip ko na baka ito ay play money o laruan lamang. Pero parang iba ang pakiramdam ko dito. Para bang ang coin na ito ang mag-aahon sa amin sa kahirapan? Ito na nga ba ang tinutukoy nilang pera sa basura? Kaya pag-uwing pag-uwi namin ni Leo sa ilalim ng tulay na nagsisilbing tirahan namin, ay dito ko na sa kanya sinabi ang aking natagpuan kanina. Sa tingin ko, ito na ang mag-aahon sa atin sa kahirapan, Leo. Bulalas ko sa kanya. Pero tinawanan lamang ako nito at sinabing, paano naman tayo iaahon ng mga coin na yan sa kahirapan? Siguro kung bilhin man ng kolektor yan, eh malamang 1,000 lamang ang mga ito. Hindi na lang ako umimik sa kanya. At masuri ko na lang pinagmasdan ang mga coin na aking natagpuan kanina. At nagdasal na sana ito na ang maging sagot sa aming kahirapan. Peke ito, boy. Isa lamang itong rare coin na mababa ang value. Pero sige, bilhin ko na yung 10 na yan ng 2,000. Wika ng isang kinausap ko na sa tingin ko ay eksperto sa mga rare item. Ah, Peggy po ba? Eh sige po, salamat po. Pero hindi ko na po muna ibebenta. Pagtanggi ko sa kanyang alok. Dahil may pakiramdam kasi ako na nagsisinungaling lamang siya. Base rin sa kanyang ekspresyon, ay kitang-kita ko na nagulat ito matapos niyang makita ang daladala kong coin. Inilihim ko na nga rin kay Leo ang ginawa kong ito. Dahil sigurado ako na kapag sinabi ko sa kanya na ibibenta ko ito sa kolektor, ay pagtatawanan lamang niya ako. Pero gusto kong patunayan sa kanya na ang tangan-tangan kong coin na ito ay isang biyaya para sa aming dalawa. Hanggang sa natagpuan ko ang isang mayamang kolektor. Siya si Ate Pearl. Magandang umaga po. Gusto ko lang po sanang ipasuri sa inyo yung daladala kong coin kung magkano ang value ng mga ito ngayon. Sabi ko sa kanya, matapos niya akong papasukin sa kanyang mansyon na bahay. Sure, maari ko ba yung makita ng malapitan? Tanong niya sa akin. Kaya naman kaagad kong ibinigay ang mga ito sa kanya. Sa unang kita pa lang niya ay napatakip na ito ng bibig at napasabi ng, "Oh my God! This is very rare! This is limited edition coin!" Bulalas niya sa akin matapos niyang masuri lahat. Siguro, ang value ng mga coin na to sa ngayon ay pumapatak na around 200,000. Pagpapaliwanag niya sa akin. Kaya naman dito ay hindi ko napigilan ang sarili ko na matuwa. Sapagkat sa araw nito pala ay magiging milyonaryo na kami. Kaagad ko itong ibinenta sa kanya. At pagkatapos nun ay mabilis akong nagtungo sa lugar kung nasaan si Leo. Leo! Malakas kong pagtawag sa kanya. Hoy Jose, saan ka ba galing? Tanong niya sa akin. Pero hindi ko na ito sinagot. At sunod-sunod kong sinabi sa kanya ang katagang, milyonaryo na tayo. Ha? Nasisiraan ka na ba, Jose? Gutom lang yan, bro. Kain ka muna doon. Wika niya sa akin. Pero biglang sumingit sa usapan si Ate Pearl. Totoo ang sinasabi niya. Milyonaryo na kayo. Pahayag nito. Pero nagtataka pa rin si Leo sa nangyayari. Kaya naman minabuti ni Ate Pearl na ipaliwanag sa kanya ang nangyayari at kung paano kami iniahon ng coin na yon sa kahirapan. Ayon sa kanya,
Ang coin na tangan-tangan namin ay isang limited edition. At hindi lahat ng kolektor ay mayroong ganoong barya. Bale, magkano po magiging pera namin? Hiyang-hiyang tanong ni Leo kay Ate Pearl. Ngumiti muna ito bago sabihin ang katagang, "I'll give you 3 million para makatulong din ako sa inyo dahil kitang-kita ko naman sa mukha nyo kung gaano kayo kadeterminado sa buhay." At sa isang iglap nga, kaming dalawa ni Leo ay naging milyonaryo na sa araw na yon. Natupad na namin ang aming isang pangarap. At ito na rin ang simula ng aming pag-abot ng aming mga pangarap. Sa kasalukuyang panahon nga ay magkabahay pa rin kami ni Leo. Naisipan kasi namin na manirahan na lang muna sa iisang bahay. Sapagkat wala pa naman kaming mga sari-sariling pamilya. Siya ay bumalik sa pag-aaral. Habang ako naman ay naging abala sa pagpapatakbo ng negosyo at ang paghahanap sa aking mga magulang. Kahit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin sila nahahanap. Siyempre, kahit na kami ay mayaman na ngayon, ay hindi pa rin namin nakakalimutan na magpasalamat palagi sa Panginoon dahil sa ipinagkaloob niyang biyaya para sa aming dalawa. At dito nga namin napagtanto na totoo talaga na may pera sa basura. Dito na nga po nagtatapos ang maikling kwentong maibabahagi ko sa inyo. Napakarami kong aral na natutunan sa karanasan kong ito. Tulad na lang na maging masaya sa buhay sa araw-araw. At palaging magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Kaya para sa mga mahihirap, lalong-lalo na sa mga kapwa ko basurero, hindi ko maipapangako sa inyo na makakatagpo din kayo ng mga rare o limited edition coin. Pero maipapangako ko sa inyo na may magandang plano sa inyo ang ating Panginoon. Kaya wag na wag tayong mawawala ng pag-asa sa buhay. At patuloy lang na manalig sa ating Panginoong Diyos. Hanggang dito na lang. Sana maging inspirasyon sa inyo ang kwento kong ito. Ang inyong tagapagbahagi, Jose. Para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. At sa mga listeners na gusto ibahagi ang kanilang kwento ng buhay, maaari nyo ipadala ito sa aming email address na momentofromance25@gmail.com.